may bitak, butas tong intercooler air hose outlet. From intercooler, papuntang throttle body. Tataas natin RPM na yung makikita mo. Ayun o, yung motor no? Kailangan tagapalitan. O, dito. So guys, yung intercooler air hose outlet. May butas. Tinakpan ng tape, pero wala pa rin silbi. Kumakawala pa rin yung hangin. So, papalitan natin itong air hose na to using genuine parts from Mitsubishi. Yan ang hose intercooler outlet. Genuine parts yan, pang 4-in-1 pipe talaga. Okay. So, ayan, tinanggal na natin yung battery para magkaroon ng room. Enough room. So, tatanggalin natin itong clamp na to. Tsaka yung isang clamp dun. Ayan o. Yan. Para pull out natin tong air hose outlet na to at mapalitan ng bago. Pwede mong luwagan yan using 10mm socket wrench or Phillips screwdriver. So, luwagan na natin. So, ayan, naluwagan na natin tong clamp dito. Yung isa naman, yung dito. So, tanggalin natin tong reserva ng steering fluid para magkaroon tayong room dito. Tanggalin muna natin. Matanggal natin itong reserva. Steer to with oops. Okay. Okay. Ayan, nakalasan natin yung steering fluid reserva. So, hindi ko na napakita sa inyo actual ng mga pagluluwag ng mga bolts kasi mahirap hawakan itong phone habang ginagawa itong procedure na to. Pero madali lang naman yan. Number 12 lang naman to eh. Doon sa mamang clock, number 10 lang naman. So, ayan. Meron na tayong enough room para doon sa ating clamp doon sa yan. Yan. Makakalasan natin yan. Yan. Sige, kakalasin ko na. Using 10mm socket wrench or pwede rin Phillips screwdriver. Patungan lang ako dito yan. Kalasin natin. Phillips screwdriver din gamit natin yan. Okay, lumag na. Pwede nating kalasin. So here, ito yung papalit natin. No? Genuine part from Mitsubishi. Intercooler hose. Outlet, ito yung bago, ito yung luma, ayan, yan yung may tagas, dahil mayroong pitak, okay, patag natin to. Ayan, pwede na kalasin. Ayan, yan na. Okay, kalas na. Then the other part. Okay, yan nakikita mo yung bago, may markings, no? Doon may tatapat yan. Sa marking na to, yan. Ganun din naman sa susay sa ako, may marking na puti. Doon mo patapat dito. Ganun lang naman yan. Yan. Ready na tayo para ikabit to. Yan. Dito muna. Yan. Pwede rin naman ito yung muna. Yan. Okay. Just make sure na may entrok to sa markings. Yan. 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 Oh, pusa naman o. Oh. Okay. Pantay mo lang yung yellow marking doon sa okay, that's it. Position ng intercooler, no? Do sa throttle, yung intercooler air hose outlet do sa throttle body. Then the other one, ito. Ito tayo dito. Yan. Okay. Ready for clamping. Okay, clamping na tayo. Okay, clamping. Yan. Ipitan mo lang itong clamp na ito. Then, pati do sa isa. Okay na. Clamping na tayo. Position na clamp. So ayan, so ipitan na natin. Okay. Ayan yan, then the other one. Ipitan natin. Ayan, may pit na yung ating intercooler air hose outlet. Nagpit na. Dalawang clamp. Ready na ibalik tong power steering fluid reservo. At saka yung battery. Huwag kalimutan magyan ng power steering fluid pagkakabit dito. Kakabit na natin yung hose dito. Yung return hose. Okay? Kabit muna natin. Kabit natin ng ATF.
power steering fluid. Okay, so level na. So ayan, nakapit na natin yung power steering fluid reservo at saka ito, battery. And our heater cooler, air hose outlet. Ayan. So secure na siya. Yun. Okay. Luma. Sana yung bago. Subukan natin i-rev kung hindi nang iiyak. I-rev ko para malaman natin kung maingay pa. Okay na. Malakas yung makina. So, subukan natin i-rev para malaman kung ayos na. Ayos na? Dandan lang. Okay na. Dandan. Okay. Dandan lang.